tayo natin pipilihin. Kung napipili kung siya. Kaya niya. Oh! Kaya siya, napipili siya, guys. Daddy, luto siya. Oh, yes, luto. This is yours. Luto, mga kabeche. Yun, ayun, luto. Ma'am, tad-tad po ba? Ano daw? Tad-tad, ma'am, tad-tad po. Di ba pagbibili ka? You are watching TerraShoot TV. Enjoy this video. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking Janet's Kitchen. And for today's vlog, gagawa tayo ng lechon manok. Yon. At ito ang aking mga ingredients. Ibababad ko muna siya sa brine solution. Ang aking brine solution consists of... lechon manok? Meaning, paano tayo maglilit? Ah, using the... Using ang aking oven. Okay. Rotisserie chicken. Okay. Tama ba yun? Basta yun na yun mga kabesh. So, kailangan ko lang ng water. Lagyan ko siya mga 10 cups. Okay. And then, lalagyan ko siya ng salt. Okay. Lalagyan ko siya ng pepper. Okay. Tapos, titimplahan ko siya ng oyster sauce. Okay. Maggi, nor seasoning. Okay. And toyo. Toyo. At saka isang buong manok. At saka isang buong manok. Ito po isang whole chicken. Whole chicken na bili ko sa Save More. Okay. Ito yung nagkakahalaga ng 199 pesos. Ito yung medyo... Magnolia medium chicken. Size, no? Medium size. So, ibababad ko siya sa brine solution for 24 hours. Wow. So, the next day ko na siya lulutuin. Okay. First time ko itong gagawin. Lagi naman. Okay, mami. Nakakatawa lang kasi I have this chance talaga na mag, ano, lalagyan ko lang ng water, daddy, na magluto, mga kabeshi. Ayan, mga kabeshi, nakakuha na ako ng 10 cups of water sa aking lagayan. Dito ko siya ipe-preserve. So, ang brine solution na gagawin ko ay for preserving meat. So, para siyang marinating. Okay. Diba? Yung marinate. No, kasi yung brine, meron siyang proseso. Para siyang imamarinate, guys. Para di one part. Okay. Tapos, lalagyan ko lang siya na... paminta. Tansya lang yan. Ah, eto wala na to. Hindi na sukat-sukat. Depende sa'yo, sa panlasa mo to. Ang bango. Oh, ang dami na niyo. Okay. Okay. Tapos, titimplahan ko na ng toyo. Six. Six GSP. Niyan. Ah. Anim daw. One. Two. 3, 4, 5. Sana marami mag-search nitong ginagawa ko kasi diba magpapasko na. So, guys, pwede nyo itong ipanghanda this coming Christmas and New Year. Oo. So, seasoning. Seasoning. Yan ay optional o kailangan talaga? Kailangan talaga. 6 okay. Din nito. Yes. 3. Yep. Siguro mga hanggang 4 lang to. 3 na. Si kulog po yung nasa background. Tapos, meron akong oyster sauce. Ilan naman yan? 6 din. Oh. Kaya tanong ni Kapiti kung kaya siya. Pero so, meron pa ako na serve. Feeling ko dalawa. Ayun, guys. Sabi ko wag na niyang takalin. Feeling niya ko. Ilagay na lang niya, ilahat na. So, gusto daw ni Janet malaman para next time, tansya, alam tansya niya. Tansyan. Natansyanan na niya. So, you're right, daddy. Ang isang sachet ay mga tatlo. Kaya nga, yung isa pa lahat mo na. Huwag mo na siyang takalin, no? Hindi ko na siya tatakalin kasi tatlo siya. Yes. Isang tingin pa lang ni Kapitik, anam na niya. So, kunin mo yung isa, daddy. Ah, nasan? Nando sa lagayan niya. Ngayon, guys, yung ating pangalawang... Oysters. Gamit, sabi ni Kapitik, gamit na gamit daw namin pala yes. To. Halain ko lang, daddy. Hinahalo na po ni Mrs. Kaya yung oyster. Yun na lahat yun, mami. Yun na lahat. For a few minutes to, haluin ko. Tapos, saka ko ilalagay itong chicken. Saka ko siya ilalagay sa ref. Hindi sa freezer, daddy. Sa baba lang. Sa baba lang kasi chiller. Tigas siya. Yung manok, mga kapitik, na... na hindi na kailangan ng sauce. Sabi yes. Sa review. Tatry natin. Kasi di ba mag-ano na? Yes. Na magugustuhan ng inyong mga kids. Yeah, kayo din, yung pamilya. Magugustuhan kaya yan ni Katara Kid? Yes, lahat gusto niya. Lahat ang pinakain ko. Lalo na yung mga veggies. So, okay. Tingnan natin kung maawas. Malinis naman yung Janet, kamay ko. Ang kanyang medium size whole chicken. Oh,
umawas siya, tignan. Daddy. Tignan siya umawas. May hangin siya yata sa loob, Mami. Yun, lumabas na yung hangin. Oo. Feeling ko ang dami nung sabaw, nangihinayang ako. Mas kakunti yung sabaw, mas malasa. Okay guys, at yan po ay imamarinate natin for 12 hours to 24 hours. 12 to 24 hours. Pero ako bukas nung tanghali. Ganitong oras din. Ah, tanghali natin yan. Oh, ayun guys, see you tomorrow. See you tomorrow, chicken. Pagluluto, excited na may. Pwede bang yan ang ulam natin today? Hindi, Daddy, magtatalbos tayo. Ang ulam po namin ay sardinas. This one guys, sardines. Wow. The next day. Ayan guys, nag-preheat na tayo ng oven. Yes. At nandito na ang ating manok. Yung manok natin na binabad ni Janet kagabi pa. What? So tutusukin mo siya, Daddy, nito. Okay. Wow, grabe, no? So hindi mo na siya kailangan bilingin kasi lubog na lubog po. Lubog na lubog. Ano amoy? Ano amoy? Wala lang. Okay. Ito bang pinagbabara nito eh? Itatapon? O may gamit pa niyan? Wala na, no? Wala na. Pero tingnan ko kung kayang gawing ano. Pero wala na siguro, no? Patutuloyin muna ni Mrs. Doon. At tutusukin ko. Ayan mga kabeshi, nakakuha na ng salay. Kapitik or lemongrass. Yeah. Na ilalagay natin sa loob ng ating chicken. Kitchen tuloy. Chicken. Yes. Nuhugasan lang mga kabeshi. Ito ay apat na maliliit. Yes, maliliit lang. Ayan si Daddy Kapitik at ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating salay. Lamig, Daddy. Yep. From Brine Solution. So, ibinalik namin kasi hindi pa tapos yung ano eh. Ang tawag doon, preheating. Sabi ko sayang yung pag-marinate. Hugasan niya lang po yung ating pantusok. At itong ating chicken, malaki din siya, Daddy. Lechon manok, ala baliwag. Ang lasa. Oo. Ito guys, first time natin gagawin, no? Hindi pa natin natatry din na gamitin yung oven using this. First time, Daddy. Using the papaikot ng chicken. Yep. Actually po, itatali po dapat using string. Nakalimutan ko pala yung string bumili. Wala tayong string. So ang gagawin ko, kasi pag pinapaikot mo yan, ganyan, no? Maganda yung nakatali, naka-fix. Naka-fix na? Yes, naka-fix siya. So, ilalagay muna natin to guys. Ito, pinag-isang tali na ni Kapitik. Ang ating lemongrass. Pipit-pitin niya lang, mga kabeshi. Yes, para lumabas ang juice. Lasa. Kung wala daw lemongrass, Daddy, pwedeng lemon. Pero tayo, walang lemon. Lemongrass. Yung lemon mismo. Lemon. Na-preheat na. Sakto mga kabeshi. Ang bango. Ang bango talaga ng lemongrass. Yes. O yung salay. Wow, parang magpapasko na. Na? Kasi pang ano to eh. Pwede itong gawin sa mga Nochebuena. Or New Year din. Yes. Wala ba tayong sinulid, Mami? Sinulid? Oo, maganda matalian talaga to. Pwede ba yung sinulid sa ganyan? Yep. Sige, paghanap ako. Nutella. Kasi pag walang sinulid, guys, ito lang pala yun. Gagalaw-galaw siya. Yes. Titignan to turkey. Pwede okay rin walang sinulid, Mami. Look. Aha. Kaso, tingnan mo yung kamay. Yung pakpak, di ba? Di ba tinatakin yung pakpak niyan? Anong tinatakin? Nakatakin sa ano? Ganon? Oo. Oo nga, pero hindi dapat naman yan over o laging nakaganyan. Dapat may tali. Oo. Kasi it's gagalaw-galaw. Tapos, susukatin natin dito. Dapat nasa gitna. Ngayon, sukatin. Ito lang ating sinulad, yan. Mga kabeshi. So, gitna na siya. Ito, sinulad. Pwede pala ito, Daddy, na. Yes. Tapos ito, masyadong madami yung aking salay. Punong-puno. Sabi ko kay Kapitik mga dalawa. Sabi niya apatin na. Marami mas, namang salay. Hindi tinipid sa salay. So, pwede pa natin i-compress. Compress pa, Dad. Yes, yan. Tapos, tatalian natin ngayon ito.
Parang ganyan nga yung napanood ko. Tinatali niya yung ganyan. Yes. Para nag-o-opera lang siya. Para hindi siya gagalaw-galaw. Uh-huh. So siguro ito dito naman, no? Pag gano'n. Or isang buo na siya, no? Oo, isang buo. Paano yung leg niya? Gano'n. Yung leg niya, guys, di ko na tinanggal. Yep. Nakailan natin ng isang buo. So sure kang wala na itong ibang laman sa loob, mami? Oo, sure. Salay lang? Salay lang. Kasi inano na natin siya. Lagyan na natin ng solution. Pero naamoy ko rin naman siya. Wow! Nice, para daddy! Pagka ano, hindi siya gagalaw-galaw, no? Oo. Oh, stable. Stable siya. Pag wala naman ito, itong lock na to, itong bakal. Oo. Pag wala ito, oo. Habang umiikot to, naiiwan yung manok. Oo. Oh. Ito lang ang umiikot, kaya dapat meron naman. May bakal, no? Oo. Kaya pala, rotisserie. Dapat dito sa likod. Mali yung una. Mali yung tali mo noong una. So, babalikin niya ulit. Dapat sa likod pala. Yes. Hindi balance yung ano. Dapat dito. Ayan. Oh, mas maganda rin tingnan. Hindi balance yung bigat, mami. So, ayan mga kabeshi. Trinay pa ikutin pero hindi balance eh. Kaya yung likodan ng manok ay babalansin natin sa kabila. Hawakan mo nga ito, mami. Yung white na yan. Sa kabila. Kailangan pala dito. Assistant eh, no? Pag nagkaroon tayo ng lechonan, daddy. Wala, nawala. Ito. No, yung kaladugdog. Ito, nandito lang. Kita ko naman. Oo. Yan, ibuhol na natin. Ito. Yan. Kailangan balanse para umikot siya, no? Para hindi mahirapan yung motor. Mm-hmm. Wow, balanse nga, daddy. Patanggal. Assistant. Yung kamay na kalaylay, okay lang yan na? Yep. Wala siyang pressure. No? Magaan lang siya. So ito, may butas dun sa loob. Yes. So alin ba ang gitna nito? Ito? Oo. No? Kailangan maisuot mo siya dun sa mismong loob. Wala. Huwag dyan ha. Na-adjust lang mga kabeshi at first time natin gagamitin ang Hamden oven para sa ating rotisserie. So try ko. Ilang minuto? 1 hour daddy. 200 degrees Celsius. Wow! Umikot agad! Wow! Simula tayo ng 1220. Matatapos tayo ng 120. Yes. So make sure lang yung ating pad, yung ang tawag doon, tray, no? Tray. Nasa baba. Oo. Para lahat ng ano sauce. Yung sauce niya masahod. 200 degrees Celsius, daddy. Yes. Naiikot siya, oh. Yay! Success! Ewan ko lang mamaya yung lasa, pero yung pagpapaikot, okay naman. Kitang umiikot. Oo, kitang umiikot, daddy. Abat si tulog naman eh. Laging nasa video ko. Bangers. Oh. Kumain na po si Kulog, nauna na. Oo, sarap ng ulam niyan eh. Nauna nang kumain si Kulog. Kulog, wala na akong makita sa vlog ko. Buntot mo na lang. Yep, tama ka mami. Yung isang paa, no? Nakalawit. Yung isang pakpak, no? Nakalawit. Okay lang. At least hindi siya... Yung legs kasi ang mabigat. Pag hindi mo tinali. Wow. So yan po ay 1 hour, guys. 1 hour later. Wow! Tumunog na siya, daddy. Tumunog na ba? Mm-hmm. So, i-check po natin kung luto na. Kasi after yung one. Time, depende kasi yung kung gano'ng kalaki, no? Kung luto na, after 1 hour, okay. Wow! Grabe! Feeling ko hilaw pa siya, mami. No? So, another 30 maputi minutes. Pa siya, maputi pa, no? Tapos, ang daba niya pa, medyo dapat ano siya ng konti, eh. Mag-shrink siya ng konti, no? Feeling mo 30 minutes pa? 30 minutes. Or gusto mong biyakin na? Hindi, 30 minutes. Sige. Yes, na? Oo. Sa tingin ko din, 30 minutes pa. Another 30 minutes, ito guys. Naman para ay, sure na sure? According to this recipe na sinundan ko, ay 1.5 hours siya talaga. Depende sa laki ng chicken. Oh. So, yeah. In-adjust 30 mo. Minutes. 30 minutes. Sa, tapos tama to, ba? Hindi ko na in-adjust. Yun lang. Time lang. Mm-hmm. Yan. Wow. Grabe. Nakagawa na tayo ng
Mang Inasol. Mang Inasol, lechon manok. Baliwag chicken inspired. Talaga namang excited na kami. Nakaganon lang kami all the time. Nakatingin lang. Excited nang kumain. Nakaready na nga yung rice ko eh. Oh. Ayan o, parang nag-ano siya. Ayan o yung balat niya, yung skin. Yeah. Parang may mga tubig-tubig pa na hindi pa naputok. Daddy, nakalimutan ko palang lagyan ng ano. What? Baking papers na naman sa ilalim. Oh, yep. Dapat yung ilalim guys, merong paper, no? Para hindi mahirapang linisin. Tapos sauce na sobra, pwede lang yung brush. Sauce niyan pwede. Iba, kukuha kayo ng brush, tapos iba brush niyo sa mismong manok. I forgot. Ayan guys, naluluto na ang ating isang buong manok na lechon. At ito ang ating mga abangers. Nakaready na ang rice. Naluluto na ang ating isang buong manok na lechon, kulog. Abangers. Si Kulog na yes. Abangers. Ang bango guys. Amoy na ni Kulog. What? Tumanog na ba? Oo. Inugasan ko lang yung tatad-tadan. Pinapatagal mo eh. Nasaan natin tissue? Pinapasabik mo kami ni Kulog eh. Tumanog na. Total ng pagro-roast ay 1.5 hours. At si Kapitik ay excited na ulit mag-roast. Sabi niya sa akin. Habang nag-aantay. Mami, ang next yung ano belly. Pork belly naman daw yung next. The moment of truth. Protection, sobrang init na niya. Patayin muna kaya, Daddy. Yes, papatayin muna natin. Para baka makalimutan. Sobrang gutom na eh. Ayan, off. Ready? Okay. Ready! Wow! Bango! Aba, si Kulog naman. Nag-aabang din pala. At tatanggalin. Oh, may handle. Ah, may nalagay. May pang-handle pala yan, Daddy. Yes. Wow! Sumbo. Sumbo, Daddy. Picture lang ko lang. Ano kaya? Sige. Wait lang ha. Picture lang ko lang ha. So, ito mga kapitik. Ang tanong. Ay kung luto. Bubuksan na natin. Ang loob, mami. The moment of truth. Yeah, yung ating gunting. Huwag na, Daddy. Diretso mo na. No, meron siyang sinulid. Oh, itiretso mo na yung ano. Yan ang gamitin mo. Yan. Oh, mukha naman siya naluto. 1.5 na nga yan eh. Yep, tanggalin lang natin yung sinulid. Oo. Baka maanguya. Nagka-beshi sa sobrang gutom. Sobrang gutom, guys. Abay, 1 p.m. na, Daddy. Magtuto na. Sulit ba ang pag-aantay ko? Sulit ba? Merienda naman ako in between. Wow, Daddy. Wow. Ayan, mainit. Wow. Tanggalin ko na to. Ang bango niya. Feeling ko ay luto siya, Mommy. Naamoy ko lang siya, ang bango niya. Wala tayong sauce, Mommy, no? Katry natin, Daddy, ang challenge ay walang sauce. Kasi yung mga review ay kahit walang yung sauce. Yung napanood mo, yung ginaya namin, guys, ay walang sauce. Kasi nga, ito ay marinated. Ah, hindi marinated ang tawag, ano? Brine. Naka-brine. Bango nung kanyang... Bango, Daddy. So, actually, dapat tatanta din ba? Or pipilihin na gano'n namin? Kahit ano, so, try Daddy. Natin pipilihin. Napipili kung siya. Kaya niya. Oh! Kaya siya. Napipili siya, guys. Daddy, luto siya. Oh, yes, luto. This is yours. Luto, mga kabesya. Yun, luto. So, tatatadin ko na, mami. Luto na siya. Sure, no? Sure. Napipiling eh. Yes. Kahit di mo anahin. Oops. Yan, guys. Walang oh. Blood. Walang blood sa loob, Daddy. Yes, wow. Luto. So, mamaya nating ulam to. Ito muna yung ating pipilingin. Ma'am, tad-tad po ba? Ano daw? Ma'am, tad-tad po. Di ba pag bibili ka? Yung iba kasi, bibili, ayaw pa tad-tad. Oo. Gusto buo. Yup, kasi i-display. Hindi. Yung iba gusto kakainin buo. Oh, grabe. So yung pag ako nabili, sir, patad-tad po.
Oh, nasa Andox. Ito ang baliwag. Oh, favorite ko. Oh, bango. So, let's eat, guys. Oh, daddy. Let's pray. Yes, O God, Lord, we praise, we honor you. We thank you for this food. Pagpalain mo ito at may kalakasan namin. Dalangan namin na pagkalimisin ito. At makuha namin pang na yung nutrition coming from you. Pagkailin mo nga po kami ingatan at sambahan sa buong magsapon. In Jesus' name, amen. Amen. Titikman ko na, mga kabeshi. Yes, titikman na po ni Janet. Ang aking first time. Pero lutong-luto siya, mami, yung pagpilik. Walang pores akong ginamit. Saka daddy, ang gusto ko, mamay siya. Ayaw kasi na... Ah, hindi siya dry, yes. Pagka nasobrahan sa luto, yun siguro yung magiging dry. May papikit-tikit pa. Chato lang sauce. Promise? Mm. Pero next time, bili tayo Mang Tomas, no? Kapal din. Pag may bisita, ganda. As in, wala akong force na ginamit. Pinili ko lang siya. Then, nakuha. Ako. Yes, grabe. You can eat on its own din. Yes, guys. Why? May naamoy niya. So, bibigyan po natin si Kulugkog. Bigyan mo yung laman, daddy. Yes, yung laman. Kumain na yan, pero... Kumain na siya, guys. Pero, naamoy niya. Hindi pwede. Patikimin. Oh, sit, Kulog. Sit! Sit! Ambo! Hindi marunong eh. Dahan-dahan lang, Kulog. Wala ka namang kaagaw. So, yun, guys. Kakain na rin ako. May makabeshi. Sobrang sarap niya. As in. Mas masarap. Kasi yung problema ko dun sa mga binibili sa labas. Yung iba dry. Sobrang dry. Nasobrahan na sila, no? Baka ilang init na din yan. Magkakamay na ako. Ka-excite ka na, daddy? Nagugal ako ng kamay kasi nilawayan ni Kulog. Pero magkakamay ka na, no? Nagugas naman ako. Titigman natin. Yup, ito yung lambot. Saka yung moist. Sarap nga. Sarap na, daddy. I told you. Parang ano. Lahat ng comment doon sa vlog na yon, parang best recipe daw to. Kabahan ka na, Marvin Agustin. Sarap. Sarap, daddy. Yup. Nagkamay na talaga si daddy. Same pa mga kabeshi, kakain muna kami at merong nagtitinikling sa likod. Salamat po sa inyong panonood. Thank you po. Continue to like and subscribe. Yes, bye-bye. Bye. Ang mama, nakakain na daw pero mamamahaw siya. Mamaya na lang daw. Mamaya. Ngayong Kapaskuhan, panalangin namin na patuloy nating maranasan ang biyaya at pag-ibig na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Naway magkaroon tayo ng mabuting kalusugan, tunay na kasiyahan, at hangad namin na maranasan ng bawat isa ang diwa ng Pasko kasama ang ating kaibigan, pamilya, at mahal sa buhay. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood ng aming channel. Ako po si Kabeshi Janet. At ako po si Kapiting Kway. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.